nubuits at mga buhay daga. Siyempre, tayong mga buhay daga, lagi tayong naghahanap ng ibang alternatives sa mga components na bibili natin. Gusto natin yung mas mura, pero okay yung quality. So, sa video na ito, ikukumpara natin ang isa sa mga bagong alternatives na Clark's Cloud 1 sa subok na Shimano MT-200. At hindi lang yon, ikukumpara na rin natin siya sa isa pang brand, ang Tektro Auriga. So, 3-way comparison ang gagawin natin. Pero bago natin ikumpara yan, ako nga para si Nat, isa akong cinematographer, musician, at cyclist na gumagawa ng high-quality bike-related videos. So pag nagustuhan mo ang aking content, i-consider mo ang mag-subscribe. At iwasan mo na rin mag-skip ng ads. Dahil pag nag-skip ka ng ads, mamamatay! Ang daga ng kapitbahay at sa inyong bahay, iraratay! So gagawin natin itong comparison na ito dahil syempre, itong MT-200 ng Shimano, nagmahal na siya. Naalala ko nung nabili ito, around 1,600 hanggang 2,000 pesos pa lang eh. Ngayon, pumapalo na ang presyo sa 2,800 at 3,000 pesos. Grabe, yung tinaas ng presyo. At hindi lang yun, sobrang hirap maghanap ng stock. Sobrang pahirapan talaga. So nung lumabas itong Clark's Cloud 1, nagkaroon ng ibang alternative na pwedeng bilhin na mga tulad nating buhay daga. Meron din tayong isa pang i-compare itong Tektro Auriga. Kaso, ito, hindi ko alam kung makakakita pa kayo nito sa market eh. Pero, ikukumpara na rin natin para may idea rin yung ibang noobwits sa ibang brands. Salamat nga pala kay Papa Jesus dyan sa pagpapahiram ng mga brake sets na ito. Sa kanya lahat to eh. Pagbuhay daga talaga, nanghihiram lang eh. Anyway, about nga pala sa giveaway, bibigyan ko yun ng update later sa video na to. Abangan nyo yun. So simulan na natin yung comparison. Itong MT-200, made out of aluminum yung reservoir niya. Itong Cloud, yung pinaka-body niya, ganun din, aluminum din. Pero yung reservoir cup niya, made out of plastic. Tulad ng mga tropa mo. Yung Tektro, similar sa MT-200, halos parehas yung itsura. Gawa din to sa aluminum. Ang gusto ko sa Shimano at Cloud 1, parehas yung tread ng bleed port niya sa levers. Hindi katulad nitong Tektro na hindi kasya yung funnel. So kailangan mong gumamit ng ibang fittings para mableed to. Hassle! Ito pa pala, yung bleed cap ng Shimano, alinkis lang ang kailangan mo para matanggal. Itong Cloud 1 at Tektro medyo pasaway. Kailangan mo pa ng Torx driver para mabuksan. Hindi pa naman standard yung size ng Torx na yan sa mga multi-tool. Pagdating naman sa levers, yung MT-200, yung pinaka-levers nito ay steel. Alam mo na, pag steel, kalawangin yan. And also, pang two-finger braking, so medyo mahaba to. Ito yung advantage ng Cloud kasi yung levers nito ay aluminum na. At mas maiksi kasi yung design nito pang one-finger braking. Pwede naman two-finger, pero mas pang one finger ito. Mas safe yan kasi yung ibang daliri mo nasa grips pa rin. Kaya mas less yung chance na mag-slip yung kamay mo sa grips. Yung Tektro, ganun din. Mas maiksi yung lever, pang one finger braking din. At gawa din ito sa aluminum. So less corrosion. Diyan talo yung MT-200 kasi steel nga yung levers nito. So may chance na kalawangin yan. Tsaka pag acidic ka, usually nagkakaroon ng corrosion yan eh. Though sa akin, hindi kasi ako acidic eh. So hindi ko pa na-experience yung ganun sa aluminum. Hindi ko sure kung magkokorrode din siya sa acidic na kamay eh. So comment nyo naman sa baba yung experience nyo kung nagkokorrode din yung aluminum sa acidic na kamay. So ito yung itsura ng mga levers side by side. So kung titignan mo yung haba ng levers from pivot point, mas mahaba talaga yung MT-200 eh. Tapos mas maiksi lang ng konti yung Cloud. At pinakamaiksi naman, yung Tektro. Yung reach adjustment nilang tatlo, pareha sa lahat na gumagamit ng 2mm hex key. Expect mo na yan sa mga ganitong price range. Yung mga mas high-end kasi, may mga knobs na you can adjust on the fly. Hindi mo na kailangan ng hex key. So itong mga to, alam mo na, budgeted kaya ganyan. Pero, carry lang yan. Kasi, usually, adjust and forget naman yan eh pag okay na. Yung clamp nilang tatlo, hindi siya yung two-piece na nabubuka tulad ng ibang higher-end models. Ang magiging problema mo dito, kailangan mong tanggalin yung grips or yung ibang levers like sa case ko, meron akong dropper. So, tanggal muna yan bago mo makabit to. Buti na lang, itong grips ko ay yung lock-on grips ng weapon, kaya madaling tanggalin. Kung gusto nyo ng ganitong grips, ililink ko na lang sa description. Yung length ng mga hose, hindi ko na masukat kasi nabawasan na yata itong mga to eh. Pero usually, pag bumili ka ng brand nyo niyan, sapat naman yung haba niyan. Actually, sobra pa nga eh ang haba. Sa package, lagi namang may kasamang mga fittings, olives, tsaka kung ano-ano pa.
So, pag gusto mong iksian yung mga host, pwedeng-pwede. Pero, dapat marunong kang mag-bid. May video tayo niyan. Linilink ko sa cards at sa description. Ito pala, ang kinagandahan pa pala nitong Clark's Clout 1. Pag binili mo siya, kasama na yung rotors. So, hindi ganun sa MT-200 sa Shimano eh. Ewan ko sa Tektro, pero kasi itong Clark's Clout 1, kasama na talaga yung rotor niya. Ayan, pares yan. So, bago tayo pumunta sa caliper, magpa-shoutout muna tayo. Shoutout nga pala kay Knight Deluxe MC at sa crush niyang si Maria Syra, kay Moose, Bricks Nelson, Alexander PH, Dennis Aburquez, Alexis Pasco, Ken Marty Matias, John Looper Parahinog, Gentel Duran, Lawrence Cortex, Al Tejerero, Leonilo Valenzuela, Nico Coraza, Kyle Adsuara, Mac Bantigi, Alex and Annalisa Oderon, Buhay Daga ng London. Uy, may mga nanonood sa atin sa London. Anli Bike PH, Gilbert Morcilla, Edna Cocoy, Cyrus Casella, Kuya Brent, Aris Manlunas, Yep Breeze, Francis Miku, Kenneth C, Uncle Tij, Mistways, William Borja, Nase Mansayon, Vince Vlog, Raymond Crescencia, Michael Christian Masaho, Dave Ishiro, Bikers Lang sa Kalam, Edwin Bascos, J90, Pisanite Team Bikers ng Kiaong Quezon, Ralph J. Borhal ng Basilan Province, Brett Wallace, Arjan Arlos from Qatar, Eman Dequila, Daniel De Lima, Miles Onate, Karen Angala, Edron Tolentino, Mac Albert J. Simpante, Espirikitik the Explorer, Ken Magat, N3R, Langizard Place, at si Ancestral X. Sa mga na-shoutout, share nyo naman yung video. Kung gusto nyo ma-shoutout, lagay nyo lang, hashtag, shoutout. Pag nali ang nilagay nyo, hindi kayo ma-shoutout, alam nyo na yan. So, punta tayo sa caliper. Dual piston lahat ng mga calipers na to. So, for XC use, goods na goods yan. Of course, yung MT-200, gawa sa aluminum yung pinaka-body niya. Standard naman siguro na aluminum yung mga caliper dahil yung Clout 1 at Tektro, same na aluminum din yung pinaka-body nila. Diba? Sana sinabi ko na lang aluminum sila lahat. Lahat sila, 2 pieces yung construction. So kung titignan mo, may hati yan na ginajoin ng dalawang malaking bolts. May iba kasing mga caliper na buo na yung pagka-CNC nila. Like yung Zoom na brand. Speaking of Zoom na brand, meron tayo nung Zoom X-Tech na hydraulic caliper, pero cable actuated. Hindi na natin siya sinama sa comparison kasi medyo iba siya sa tatlo na to. So gawa na lang natin ng sariling review. Gusto nyo ba yon? Comment nyo lang sa baba. Ang unang pinagkaiba na napansin ko sa mga calipers na ito ay yung bleed ports nila. Tulad ng bleed port sa levers, medyo iba din yung nandito sa caliper. Kasi itong MT-200, yung bleed port niya, yung ganito. Tapos, para mabuksan ito, meron siyang Allen screw na pinaka-valve lock niya. Yung Clout 1 at Tektro, yung pinaka-bleed port niya, yun din yung pinaka-valve lock niya. So, kailangan mong tanggalin yung screw na yan para makabit mo yung fittings. Medyo hassle to, lalo na kung hindi ka kumpleto ng mga fittings. So dapat, pag bibili ka ng bleeding kit, yung halos kumpleto na, para pag dumating yung sitwasyon na ganito, meron kang bubunutin na mga tools. So dahil iba yung ports, syempre, medyo iba yung procedure kung paano mo ito ibibleed. Mas mahirap ng konti itong dalawang to, pero manageable naman. Kaya mas madaling i-maintain yung MT-200 kesa sa dalawang ito. Ito pa yung isang pinagkaiba nila. Yung MT-200, yung pinaka-lock ng brake pads, itong parang clip lang oh, na tinutupi yung dulo para mag-lock. So medyo sketchy yan kasi parang matatanggal siya. Pero it works yan ha. It works, gumagana yan. Hindi pa ako natanggalan yan, ever. Ito naman yung kinagandahan nitong Clout 1 at nung Tektro. Allen bolt na yung gamit. So, mas secure yan para sa akin. Mas gusto ko ito kasi pag nagpapalit ka ng brake pads, mas madaling tanggalin. Hindi ka gagamit ng pliers or long nose para ma-bend yung mga clip. Allen wrench lang ang kailangan mo, goods ka na. Kaso, dapat iwasan mo mawala itong bolt na ito dahil medyo proprietary itong bolt na ito eh. Hindi mo basta-basta ito mabibili. Tingnan mo, kakaiba oh. Nasa taas yung tread. Pero malamang meron yan sa Shopee. Dahil nandito na tayo sa pads, pag-usapan na natin yan. Pare-parehas lang sila na ginagamit na pads. Organic or resin pads ang mga ito. Madami kang makikitang ganito online. May generic at may Shimano. Hindi ka mahihirapan maghanap. Lilink ko sa description kung naghahanap kayo niyan. Yung piston naman ito ang pag-uusapan natin.
Yung MT200, ceramic yung gamit. Then, yung Clout, metal to. At yung Tektro, metal din. Hindi ko sure kung anong difference nito sa performance. I think kung meron man, malamang hindi mo na mararamdaman yun. So, pinatest natin to kay Tito Nat, itong mga brakes na ito. Ay, ako nga rin pala yun. So ayun, pinatest nga natin yung Clutch Clout 1. Tingnan natin yung braking power niya. Kung okay ba? Kumpara dun sa dalawang kalahok natin na MT200 tsaka yung Tektro. So subukan natin yung kumbreno, wala naman nakasalit sa atin. Isa natin ng konti. Ito na, 3, 2, 1. Narinig mo naman, nag iskid pa yung gulong ko. 3, 2, 1. Nakabed naman na yung ano nito, yung brake pads. So technically, okay naman yung kapit niya. So braking power, okay naman yung clutch clout. So magaan talaga ako, under 50 kilograms lang ako eh. So technically, hindi kailangan ng sobrang lakas na power nung preno. So itong clutch clout, relatively malakas naman yung preno niya. May konting modulation rin, konting-konti lang. Pero usually on and off lang talaga itong mga preno na ganito eh. Siyempre expect mo naman din sa presyo dito. So sa mga emergency stop na ganyan, nakakainto naman tayo. Ang nagustuhan ko din dito sa clutch clout, siguro nabanggit ko na rin yung sa mini video na yan, yung feel nung lever niya. Hindi yung actual na pindot ha, pero yung haba nung lever niya, dahil pang one finger talaga yung lever niya, mas komportabling pindutin. Kasi yun nga eh, sanay ako ng one finger lang eh, dahil yung MT200 tsaka yung M315 na gamit ko, mahaba yung lever niya, pang two finger talaga yon. So medyo awkward lang ng konti lang naman. Pero itong clutch clout, dahil pang one finger talaga siya, pwede naman din two, pero pang one finger talaga siya, sarap sa kamay, parang at home yung daliri mo. Diba? Halos parehas lang yung performance, nag-skid din yung gulong sa likod. So it means, malakas din talaga. Yung piga, hindi ko pa na-experience yung parang hindi daw pantay yung feel. Siguro mas maganda yung pagka-bleed nitong unit na nasa akin. Ewan ko lang sa katagalan.